Good news po para sa ating mga kababayang miyembro ng PhilHealth. Dahil itataas na ng PhilHealth ang benefit coverage nito ng hanggang sa 50%. Ibig sabihin, kalahati ng inyong hospital bill or hospital bill, sagot na ng PhilHealth, alinsunod sa panawagan ng kamara. Pero, kailan naman kaya maipatutupad yan? Alamin natin sa report ni Mela Lasmoras. Rise and shine, Mela. Bilang tugon sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez, pumayag na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palawigin pa ang hatid nilang benefit coverage sa kanilang mga miyembro mula sa kasalukuyang 30% at gagawin ng 50%. Sa pagdinig ng House Committee on Health, isa ito sa mga pangunahing natalakay kung saan humarap din mismo ang mga opisyal ng state insurer sa panguna ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo, sa ngayon, paplantsay na lang ang mechanics at sistema ng magiging implementasyon ng bagong benefit package pero umaasa ang Kamara na maipatutupad ito sa lalong madaling panahon. Example, 300,000 ang bill mo, sasagutin po ng PhilHealth yung 150,000. I believe kasama din po dyan yung mga doctor's fees, professional fee, sasagutin po ng PhilHealth. Ang gagawin na lamang po ay pag-aaralan nila ang mechanics at yung timing po ng implementation. Pero pinapamadali po ni Speaker yan sa PhilHealth Board of Directors at saka sa kanilang CEO na pag-aralan kaagad ASAP kung as much as possible kung kakayanin this year, i-implement this year. Kasabay ng dagdag benepisyo, hindi naman kaya ito magdulot ng dagdag kontribusyon? Tugon ng House Leader, sapat naman ang pondo ng PhilHealth kahit hindi na kailangan pa ng dagdag single sa kanilang premium. Aside po doon sa contributions natin, nagbigay din po ang House ng budget po para sa PhilHealth for this year. So it will be sufficient enough. Tinanong mo sila sa House, ang sagot nila sufficient naman daw ho to cover that. Habang hinihintay pa ang implementasyon ng 50% coverage, una nang ipinagmalaki ng PhilHealth sa pagdinig ng Kamara na epektibo ngayong February 14, tumaas na rin talaga sa 30% ang hatid nilang coverage sa kanilang mga miyembrong mauospital para sa mga piling sakit at sitwasyon. Ikinalugod ito ng mga kongresista tulad ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na matagal nang nakabantay sa mga benepisyong hatid ng state insurer. Paalala naman ni Lee sa publiko, bantay ang maigi ang halagang ibinabawa sa mga hospital bill na sagot ng PhilHealth para matiyak na angkop na benefit coverage ang inyong natatanggap. Dapat po hingiin ninyo yung breakdown nung pong mga binawas. No? May mga nalaman tayo na may mga hospital na dahil daw sa tagal magbayad ng PhilHealth dati, binabawasan yung mga pwedeng i-deduct. No? So ang paalala ko lang, bago po kayo pumayag kung magkano ang ibabawas dyan, tingnan po ninyo isa-isa kung ano po yung mga yan. Bago ang talakayan ukol sa benefit coverage, iniulat ng PhilHealth na nabayaran na rin nila ang nasa 50 billion pesos na halaga ng unsettled claims sa mga ospital at doktor na dating inirereklamo sa kanilang ahensya. Pagtitiyak ng state insurer sa abot ng kanilang makakaya, patuloy nilang pagbubutihin ang kanilang serbisyo sa ngalan ng mas maginhawang buhay ng mga Pilipino. Mela Lasmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.